Idol Dovon Maxwell gustong bumalik sa PBA para sa season-ending conference na Governor's Cup para pa rin sa koponan ng Pinex Super LPG. Ayon kay Coach Topics Robinson, matapos daw ang season ni Maxwell sa Ukraine, ay hindi na daw ito tumatanggap ng mga offers sa ibang liga sa kadahilanan na gusto nga daw nitong bumalik sa ating pambansang liga na PBA. Nga niya, he really loves the culture, his teammates and the environment. Pangatlong import itong si Maxwell ng Pinex noong 2021 Governor's Cup matapos palitan sina Paul Harris at Dominic Sutton. Natulungan ni Maxwell ang Pinex na makapasok sa playoffs ng conference na yon. Tinalo nila ang Northport Batang Pier sa isang do or die game para sa 8 seed playoff. Yun nga lang kalaunan, nilaglag agad sila sa quarterfinals ng top-seeded team noon na Magnolia Hatchets. Nag-average si Devon Maxwell sa conference na yon ng 27.5 points, 13.8 rebounds, 4 assists, at 1.5 steals sa 4 na laro. Ang 6'7 naman na si Sean Glover pa rin ang ibabandera ng Blackwater Bossing. Nakaraang Governor's Cup din siya naging import ng koponan. Pangalawang import siya ng Blackwater sa conference na yon. Matapos palitan si Jalen Band, sa 6 na laro nag-average si Glover ng 34.8 points, 12.3 rebounds at 4 assists per game. Natulungan niya ang koponan na putulin ang 29-game losing streak ng franchise matapos talunin ang Magnolia Hatchets. Yun lang ang nag-iisa nilang panalo sa conference na yon. Sila ang pinakakulelat sa standing with 1 win at 10 losses. Hopefully this coming conference ay matulungan niya ng makapasok sa playoffs ang Blackwater Bossing. Magbabalik PBA din si Michael Quals, pero hindi na sa Northport kundi sa team na nila Coach Yang Kiao na Rain or Shine Ilasto Painters. 2019 Governor's Cup naging import ng Northport etong si Michael Quals. Pangalawang import din siya ng koponan matapos palitan si Michael Amons. Maganda ang naging performance ni Quals sa conference na yon, mga idol. Natulungan niya ang Batang Pier na makapasok sa playoffs. Hindi lang yan, dahil sa pangunguna nga niya, na-upset nila ang top-seeded team noon na NLEX Road Warriors with twice to beat advantage. Mainit ang naging serye, nagsili para ng mga suntok na nauwi sa pagkasuspende nila Paul Varilla at Poy Eram. Yun nga lang, mga idol, pagdating ng semis, pinaisa lang sila ng conference champion na Barangay Ginebra. Pero gayon pa man, panalo si Coach Sheng at Rain or Shine sa pagkuha dito kay Michael Quals. Showtime import, napakasipag pagdating sa opensa at depensa. 2019 Governor's Cup, nag-average si Quals sa Northport ng 33.6 points, 13.4 rebounds, 3.6 assists, 2.2 steals at 1.8 blocks per game. Ang San Miguel Birmi naman, meron na ding kumpirmadong import. Eto nga po ay si Marcus Weathers, 25 years old, listed 6'5", fresh from NCAA, huling naglaro para sa koponan ng SMU Mustangs. At doon nag-average siya ng 12.1 points, 7 rebounds at 1.3 assists per game. Sinubukan itong pumasok sa NBA nakaraang draft, pero sa kasamaang palad, walang team na kumuha sa kanya. Nasa Pilipinas na agad itong si Weather sa kalagitnaan pa lang ng Commissioner's Cup. Magmimiss tulang rest back to para sa San Miguel matapos silang ilaglag ng Bay Area Dragons sa semifinals. High flyer itong si Weathers, napaka-athletic na import, mga idol. Halos puro mga dakdak ang mga highlights nito sa YouTube. Siguradong marami ang papahirapan nito sa PBA. Hindi din basta-basta pwedeng iwan ang bukas dahil tumitikada din ito sa labas. Isa na namang big time import para sa SMB. Huwag lang sanang magka-problema gaya nung nangyari kay Thomas Robinson na maagang ang napalitan kahit di pa nagsisimula ang conference. Opisyal na din, mga idol, na si KJ McDaniels pa rin ang ibabandera ng Meralco Boats. Matapos nga sa NLEX, nakuha ng Meralco itong si McDaniels bilang import sa Commissioner's Cup. Pinalitan niya si Johnny O'Brien, isa ang Meralco sa mga nakatalo sa malakas na lineup ng guest team na Bay Area Dragons sa elimination. Nangyari yan sa debut game mismo ni KJ McDaniels sa Bolts. Sa 6 na laro, nag-average si KJ ng 27.3 points, 10.8 rebounds, 3.2 assists, 1.3 steals at 2.3 blocks per game. Yun nga lang, mga idol, huli na rin siyang dumating sa koponan. Dumating siya sa Meralco na meron ng 5 talo at 1 panalo. Kaya naman nahirapan na din silang makapasok sa playoffs. Ang ibang teams, mga idol, wala pang opisyal
ang Northport target ulit nilang kunin itong si Jamel Ortiz. Ang talk and text, posibleng si Matt Mobley pa rin ang kanilang ibabandera. At syempre, sa Barangay Ginebra Matic na yan, na si Justin Brownlee pa rin. Habang ginagawa natin itong video na to, naglabas na din ng official na import ang Magnolia at NLEX. Next upload, sila naman ang ating pag-uusapan. Mapunta naman tayo sa guest team na Bay Area Dragons. Magandang experience nga mga idol para sa mga PBA teams na makatapat ang napakalakas na lineup ng Dragons. Natalo man sa semis isa si Junmar Fajardo sa mga nag-enjoy na makatapat ang nasabing kupunan. Nga niya, marami kaming natutunan sa Bay Area. Hindi lang kami, pati buong PBA. Sana next conference, may guest pa rin. Malaking bagay yon para sa PBA. Sa tanong kung kasali pa rin ba ang Bay Area sa season-ending conference na Governors Cup, hindi na nga po mga idol. Sa article ng spin.ph, pinaliwanag ni Commissioner Willie Marshall na hindi na daw kasali ang Dragons. Ayon kasi sa napagkasunduan ng kampo ng guest team at PBA, ay hanggang Commissioner's Cup lang daw ang napag-usapan nila. Yeah.